2002 nang lumipat kami sa isang lumang apartment sa Balik-Balik. Kakagraduate ko lang noon ng high school at kasama ko sa bahay ang tiyahin ko, yung asawa niya at tatlong mga bata na anak nila. Sa umpisa ay maayos naman ang pamamalagi namin sa bahay. Pero makalipas ang isang buwan ay nagsimula na kaming magambala. Nako, alam na this. Alam. Eto na. Nilagnat ang tatlong taong gulang na anak ng tiyahin ko. Ilang araw pa ang lumipas pero hindi pa rin ito gumagaling. Pina-check up na namin siya sa clinic at binigyan ng gamot. Pero hindi pa rin gumagaling ang pamangkin ko. Isang gabi habang mahimbing na natutulog ang lahat, bigla na lang akong naalimpungatan. Maalinsangan nung araw na yon kaya nakabukas ang pinto ng kwarto ko. Sa second floor ako nakapwesto at tanaw ko ang hagdan pababa. Ba't ganun? Pag nakakatakot yung hagdan, parang nakatakot talaga. May kakaibang feel sa hagdan may, eh. No? May iba eh. Parang akala mo talaga may dumadaan eh. Sa second floor ako nakapwesto at tanaw ko ang hagdan pababa. Ilang sandali pa ay bigla na lang akong kinilabutan. Nagtayuan ang mga balahibo ko nang wala namang dahilan. Maya-maya nakarinig ako ng kumakalabog sa may hagdan. Kasunod nito, isang anino ng bata ang nakita kong bumaba. Yay! This oras na ng gabi pero parang gustong makipaglaro at makipaghabulan ng bata. Pero ang mas kapansin-pansin, nakita kong patulis ang tenga ng bata sa anino nito. Bigla akong napabangon sa sobrang kilabot. Nagdasal ako na nagdasal pero hindi ako makafocus. Nilalamon na ako ng takot ng gabing yon, lalo na nang maramdaman kong papasok sa kwarto ko ang bata. Yay! Ramdam ko ang maliit na yabag ng bata na papapalapit sa akin. Bukod sa mga yabag, dinig na dinig ko din ang paghingal nito. Nanginginig na ako sa sobrang takot. Sa kabila ng hilakbot ay pinilit kong tumayo para buksan ang ilaw ng kwarto. Nang buksan ko ang ilaw, ay wala naman akong nakita. Dahil sa sobrang takot, hindi na ako nakatulog ng gabing yun. Kinabukasan, tinanong ko ang tiyahin ko kung may gising ba sa kanila noong madaling araw. Wala naman daw bumaba sa mga anak niya. Yun ang sabi niya. Nung araw ding yon, dinala ang pamangkin kong may sakit sa Quiapo para ipatawas sa albularyo. Pagbalik nila ng bahay, nanlaki ang ulo ko nang malaman ko ang lumabas na anyo sa tinunaw na kandila. Hugis ito ng isang maliit na nilalang na matutulis ang mga tenga. Yay! Nag-match! Oo. Mm-hmm. Sabi daw ng albularyo, may kalaro daw na itim na duwende ang pamangkin ko. Kaya ilang araw nang nilalagnat. Nagulat na naman. Siguro sa iyo, taong 2019, yung mga gulat ko. ikaw yung matanda nakakatawa. May konting guluskus lang natataranta na. Grabe siya, matanda talaga. Ang yabang nito, kala mo ba? Di ba may mga ganong ano, matatanda? Na magugulatin. Oh. Delikado yan, abangan mo yan, baka magmali-mali. Papunta na doon. Nagulat ako kay Tangedyo. Anyways, nanlaki yung ulo ko nang malaman ko ang lumabas na anyo sa tinunaw na kandila. Hugis ito ng isang maliit na nilalang na matutulis ang mga tenga. Sabi daw ng albularyo, may kalaro daw na itim na duwende ang pamangking ko, kaya ilang araw nang nilalagnat. Doon ko na ikinuwento ang mga nangyari sa akin nung isang gabi. Makalipas ang isang linggo, minabuti na naming lumipat na ng bahay para makaiwas sa anumang pamiminsala ng duwende.
Matapos magpaalbularyo ay bigla na lang gumaling ang pamangkin ko na parang nagdahilan lang. Pero kahit natuldukan na ang mga agam-agam namin tungkol sa duwende, nakakaranas pa rin ako ng iba't ibang mga pagpaparamdam. Magkagayon man, natutunan ko lang na huwag na lang silang pansinin. Hindi ako mapagpaniwalain sa mga kababalaghan, pero nagbago ang pananaw ko nang maranasan ko ito. Sa buhay natin dito sa mundo, naniniwala ako na kasama na natin ang mga nilalang na hindi man nagpapakita, pero alam nating nariyan lang sila. Ako po si Jess, isang tambalanista, at ito ang kwentong kilabot ko. Nagkatakot. Duwende is real. Tingnan mo. Oo. Si Jess, hindi nagpapaniwala. Ayan tuloy. Pinaramdam. Ah, ayaw mo maniwala. Ayaw mo maniwala. Basta ako naniniwala talaga ako sa kanila. Diba? Naniniwala. Naniniwala ako na nandiyan sila, nag-exist sila. Elementals ang tawag dyan, sabi ni Nick Nangit. Mga bantay ng kalikasan. At yun, diba, kadalasan naninirahan sila sa punso. Diba yun yung sabi nila. At yun ang paniniwala talaga ng mga matatanda. Oh. Na kapag merong tumpok ng lupa, diba, wag mong sisipain, wag mong iihian, wag mong titibagin. Correct. Kasi bahay yan ang mga elementals. Tama. Tsaka mga puno. Oh, isa din yun. So kapag magpuputol ka, magpapaalam ka. Uh-huh. Kasi lagi mong imagine. Totoo yung tabi-tabi po, nuno, ganyan. Kasi totoo yung sinasabi nila na bahay mo. Correct. Sipin mo bahay mo, nananahimik ka, nag-yosikal. Bawa, kapre, di ba? Naninigal yung totoba akong ganyan. Tapos biglang puputulin, yung matutumba ka. Hindi ba't magagalit ka din? Landlady, nananahimik ka. Nagluluto ka, naggumagawa ka ng yema balls. Biglang sabihin, lumayas ka dito. Di ba parang ganun yung dating? Correct. Kasi sila naman talaga yung naunang sumalta. Tayo lang tayo. Uh-huh. Yung nakikirenta sa bahay nila. Kasi sila po yung nauna sa atin. Mm-hmm. Diba? Kumbaga, totoo yun. Tama yung sinabi mo, partner. Parang ako yung naunang tumira dito tapos i-demolish mo. Diba? Tatagain mo na lang yung puno na matagal ko ng pinamamahayan. Ang laki-laki na nito, nananahimik ako. Kaya diba parang natanda mo, sabi ni Nick Nangit, ang mga elementals misplaced na ngayon. Uh-huh. Misplaced sila kasi ang dami ng pinuputol, na puro mga puno. Puro subdivision na. Ganyan. Mm. Kaya kung saan-saan na sila natatagpuan. Mabuti sana kung yung duwende ay kagaya ni Dino. Si Dino? Si Dino, yung naging girlfriend ni Pardina. Ang duma! Agatandaan talaga yung tanghin niyo yung pangalan. Oo, si Dino. Si Pardina medyo si nag-flashback. Pardino, si Pardina kilala ko Si Dino, ano jowa ba ni Pardina yun? Oh, yun, si Romnick Sarmenta, siya yung duwende. Saka si Jennifer Sevilla, gano'n. Kasi ano latest ay nabutan ko na kasi Hello Love Goodbye. Yung mga movies nyo ah. Yung mga Pardina. Movies nyo. Si Pardina at si Dino. Ay nako, nakakalig. Mga pelikula ni Herbert Bautista dati din. Isipin mo yon. Kung gaano na tayo katagal sa mundo, hindi pa siya mayor. Di ba? Oo, di ba? Anyways, yung mga ano yan, yung sila Pardina, sila Dino, real yan sila. Mga duwende po diba, sila. Sabi, ang sabi na noon ni Nick Nangit, kapag kami nag-invite daw, wag ka daw sasama. Kasi ang akala mong isang araw lang sa kanila, sa'yo, ay matagal na pala. Kasi, di ba, magtataka ka, 2 weeks na ka na pala. Di ba nangyari sa tita mo? Ano tama to? Ba yun? Tita mo ba yun, partner? O imbeto ka na naman ang kwento para takutin ako. Hindi niya malala. Ibig sabihin, imbeto ko lang. Sabi niya sila, chismis lang yun. Chismis lang ang lahat, di ba? Oo, diba, yung hindi naman yung, hindi naman ano, yung timeline hindi naman ganun experience. Kaya lang yung nakita namin, ako personally nakita ko yung talagang sinasama na siya nung engkanto naiiba yung boses niya tapos ang lakas-lakas niya. So, ang ginawa lang talaga namin lahat ng entry point ng bahay, pintuan, bintana, lahat ng pwedeng lagusan nilagay namin ng asin. Yeah. Tapos nagagalit siya, tapos tumawag kami ng albularyo, yun, tumigil na siya. Tapos hindi na siya nagganon ever, no? Nagpaulit-ulit pa. Ah, ganun. Hanggang sa kasi talagang type na type siya, no? Buti na lang ganda sa tita ko. Buti na lang.
Ay, may tao, may ganun kasi. May tinatawag na anayuhin. Yung parang, malakas yung appeal nila sa mga ganun. Mm. Oh, diba? Sabi, ano kayong tsura ng tita ko para sa, siguro Diyosa siya. Oo, may ganun eh. Diba may ganun? Yung pa, iba yung definition nila ng beauty. Iba yung definition nila ng ano. Correct. Ako, anayuhin din ako ng bata ako eh. Talaga? At least may nagkakagusto. Doon na lang natin tingnan sa anggulong yun. Bata pa lang pala gustuhin ako. Yes. Yung hindi ka daw dapat, tama ba yun, tanghen yun sa inyo ba ganun? O yung hindi ka dapat tumitingin sa tubig. Yes, kahit reflection. Anong, reflection. Kasi posibleng nandoon sila, mga ganun. Correct. Sa rin yun sa pwedeng ano, maging portal nila para makapag-communicate sa'yo or di ba, makatagos sa'yo. Kasi kung minsan may mga pangyayari din yan, halimbawa, naimbitahan ka, nakapasok ka doon sa mundo nila. Kung makapasok ka man doon, wag na wag ka daw tatanggap ng pagkain na inaalok. Kasi may hirapan ka na lumabas. Wala ka nang chance na lumabas. There's no way out. Ako naniniwala din ako sa mga ano, ganyan. Pagka ganun pa naman, ano, ang ipapakita nila sa'yo, talagang bandehado ng ano. Yung talagang marangya, feast, piyesta talaga. Ipaparamdam sa'yo yung special ka, di ba? Diyosa ka. Bisita ka. Kung medyo mahina-hina ka, di ba? Tapos meron kang insecurities, may isip mo, bakit paano pang babalikan ko sa mundong yun? Eh dito, Diyosa ako. Diba? Pero nakakatakot. Pero kasi maganda sa paningin mo. Pero ang totoo, hindi natin ayoko sabihin pangit sila. Baka meron lang sa paligid Baka may biglang pumalo mo. Pangit pala. Sumalo ka lang dito. Hindi, iba yung definition nila ng beauty. Yun lang yun, di ba? Iba yung definition nila ng beauty. Yeah. Tsaka bakit ganun, yung mga parte ng bahay, yung hagdan kanina, yung dinidescribe mo, hindi mo maiwasan na mag-imagine Nakakatakot talaga na parang may naglalaro sa may hagdanan. Oo, correct. May tumatalon-talon. Biglang matatakot ka bigla kasi feeling ko dahil lahat ba ng bahay natin may hagdan. Kaya relate tayo pag nagdi-describe. Hindi, tsaka siguro kakapanood. Tsaka yung mga kwentong ganyan. Kasi diba? Doon lumalabas yung mga mumo. Doon. Mga pelikula minsan pag akit mo ng hagdan. Biglang maglilid. Correct. O di naman kaya yung parang perfect definition nila na meron talagang ano, meron talagang dumadaan sa hagdan. Ewan ko kasi mas mayabag ba sa hagdan o mas nagkikrik kaya parang doon. Diba? Mas may force kasi pag naglalakad. Oo, parang ganun. Tsaka pag nagdi-describe na limawa, yung kwarto na may cabinet. Parang bigla nakakatakot. Meron pelikula partner kasi may link ka mga manood na ano. Yung nasa ibabaw siya ng cabinet, yun yung nakatakot na takot Conjuring ako. Conjuring ba yun? Conjuring. Alam mo yung nasa ano ko yun Lagi Annabelle? Nasa... Nasa ibabaw siya ng cabinet. Hindi yung parang for ilang weeks hindi siya maalis sa isip ko. Parang pag nakakakita ako ng cabinet, may feeling ako. Yung kadalasan yun, banyo. Di ba yung eerie, puro banyo yung eksena dun Oo, correct. Di ba nakakatakot? Kasi daw pala ang sabi is mahilig kasi yung mga ganyan sa mga lugar na malalamig tsaka basa damp and ano cold ako din yung may experience akong ayak ka na naman bakit ba? Ayaw mo na magkwento kasi ako. Girl, kwento mo. Hindi na ako talaga. Kwarto na may cabinet, hagdan, tapos yung mga banyo. Minsan pumunta ako sa bahay ng kaibigan ko, in-invite nila. Sobrang nakakatakot talaga yung naging experience ko noon. Huwag kang pumikit. Tama na, may gulat. Sige, pwede kang pumikit para ma-imagine mo. Ayoko. Baka mamaya pag dilam ko, nandito yung mukha mo sa mukha ko. Nakakatakot kaya yun. So parang di ba pag sa cabinet, paano kaya pag biglang may tumalon sa'yo? Oo, di ba? Parang ganyan. Di ba? Parang... Hindi parang yung ganyan, di ba? Biglang may tumalon. Oo, sa pag nakakita ka ng cabinet, nakakatakot. Oo nga, yung pinuntahan ko yung bahay ng kaibigan ko. Oo, ano daw? Sobrang takot na takot talaga ako. Talaga? Tapos, nagugulat na ka naman. Ako kasi tumaki ako, ayaw lumubog. Grabe, para takot na takot ako. Para sa akin, yan ang pinaka nakakakilabot na experience. Hindi mo banyo, walang tubig. Ayaw lumubog. Yan tatlong yan, ako mga kabiso. Ay, nakakatakot mo nito, may kumakatok na. So ano ang gagawin mo? Dudurugin mo? So ano ang ginawa? Secret. Alam mo sa mga moments na
ganyan, magiging creative ka. Magiging creative ka. Nakakatakot, nakakataranta yun. Pawisan-pawisan ako eh. Anong gagawin ko? May kumakatok na sa banyo. Eh, ayaw lumubog. Ay, paano to? Yung mga natawa na experience na... para sa akin yan, yan ang mas nakakatakot kaya yun. Sa palagay ko, tapos may kumakatok pa. O di naman kaya, hindi man sa bahay ng kaibigan, public toilet. Correct ako sa diba? Kadalasan saan? Gasoline station. Saan? Diba sa Starbucks, isa lang yung banyo dyan. Diba? Sa Starbucks, kasi talagang siguradong isa lang. Ang dami maghihintay, unisex pa. Oo, sa malalaki, tsaka babae, tsaka PWD. So, kagabi lang. Hindi naman parado yung banyo nila. Kaya lang yung feel na feel mong umuutot ka. Tapos may kumakatok na rin. So hindi ka makalabas agad kasi alam na uhusgahan ka eh. Eh wala ka pa namang spray. Oh. So malamang bukas ko ng pinto. Ang bihira. Langhap na langhap niya yun. Langhap sarap yun. Nabusog. Hindi na nag-order ng dessert. Oh my gosh. Yan yung mas nakakatakot. Diba? Tama. Diyan tayo. Diyan tayo. Doon tayo sa katatawa na. Huwag tayo doon sa katatakotan. Ay, naku, nakakalurke. Sa probinsya ni Tanghenyo, madaming ganun. Ay, oh, madaming diba? Ganun. Naanayo ka na ba? Paano? Naanayo. Naanayo. Eh, maraming beses na. Ah, talaga? Max, gustuhin. Iba din. Gustuhin. Ako never ako naanayo at hindi ko wini-wish. Talaga? O, hindi ako gustuhin. Pero okay lang. Yung sister kasi, ko gustuhin eh. Yung sister ko, yung kapatid ko. Dito sa Manila? Maski kahit saan. Noo, alam ko dati, gustuhin yan sa mga ganyan. Tapos, ano tawag doon? Yung tinatawag na, yung laging na babate. Oo, yung ganon. Yung usog, usugin. May ganon din eh. Correct. May merong usugin, may gustuhin ng engkanto, mga ganon. May mga ganon. May attracted sa ganon eh. Ang mahilig na tambayan ng mga engkanto, kuminsan doon sa ano, yung mga parang kusina na pinaglulutuan. Ah, talaga? Bakit? Oo, kasi kuminsan nandun yung mga kumakanta-kanta o mano daw na mga babae pag nagluluto. So doon sila nai-inlove sila sa mga ganun. Oo, mga ganun. So di ba wala kang kausap kuminsan pag nagluluto-luto ka, nakikita ka na daw nila dyan. Kaya pala ako hindi gustuhin. Kasi wala ka sa kusina. Oo. Tagakain lang ako, hindi ako tagaluto. Una, hindi rin ako kumakanta. O di ba pag sa probinsya, ang settings ng kusina talaga yung tama. Kaho yung ginagamit. Correct. Open lang yung open, yes. Henyo ka talaga. Eh, just lang ba yun, Paniwala. Convinced na convinced. Binago mo lahat ng perspektibo namin tungkol dyan. Di tanaw. Kasi wala namang exhaust ang mga bahay, no? So open lang talaga open yung lang. Yung lutuan. Kaya sila yung mas parang gustuhin. Kaya pala. Basta maniwala tayo na they exist. Yan. Yes. And we should always believe in coexistence. Correct. Ibig sabihin, pangalagaan natin kung saan din sila nakatira. Tama. Magpapaalam tayo, gagawa tayo ng ritual sa isip natin. Huwag natin basta-bastang iihian, tatapakan, bubunutin, puputulin. Correct. So, lagi mong iisipin, may nakatira dyan. Tama. Diba? Kung sa'yo din gawin yan, hindi ba gusto mo rin... Magagalit ka? Oo, magagalit ka din at gustuhin mo rin gumante. Tama. Salamat, Jess, for sharing your kwento with us. At kung meron ka pa rin kwento na gusto mong isend sa amin, pwede nyo pong i-email. Email, send your stories at mahiwagamburnaystory@gmail.com. Kahit anong